Kumusta na bansang Pilipinas? Kumusta na po ang ating mga kababayan sa mga oras na to? O ano, ang dami na ngayon nagaganap sa ating bansa, no? At talaga namang hindi mo na malaman kung sino talaga yung ating mga paniniwalaan. Ayan. So, alam niyo mga kababayan natin, no? Naglunsad na ang kanilang mga kandidato para sa susunod na eleksyon, ang alyansa para sa bagong Pilipinas. At nakita nyo naman, aba, ay talaga majority, no? Mukhang marami yung winnable, mukhang mananalo sa susunod na eleksyon sa pagkasinad. Isa-isahin natin itong si Interior Secretary Benhur Abalos at ganun din itong si Makati Mayor Abby Binay, si Senator Pia Cayetano, si former Senator Manny Pacquiao, Senator Lito Lapid. Makikita nyo yung napakalaki niyang may malaki na siyang tarpaulin dito sa may pagkikait dumaan dito sa Skyway, papunta ka dito sa South. Makikita mo yung ingat kayo dahil parang may naghihintay sa inyo, parang ganun, di ba? So, Lito Lapid. Si Senator Amy Marcos. Alam nyo ba mga kababayan na wala itong si Senator Amy Marcos dito sa idiniklarang 12 senatoriables. At ang sabi lamang ay busy daw ito dun sa pangangampanya. Pero, ang ayon naman dun sa ating mga naririnig, talagang Maretesa, hindi, meron tayong nakakwentuhan na malapit sa mga Marcos. Ang sabi nga nila, mukhang alanganin daw itong si Senator Amy Marcos na sumama dito sa kanyang kapatid dahil parang hindi ko alam kung mas matingbang ba yung kaibigan kaysa sa dugo. Ayan, kasi parang ang lumilitaw ay hindi yata makakapayag itong si Amy Marcos na sumama sa partido naman nitong alyansa ng Bagong Pilipinas, itong si Senator Amy Marcos. Kasi kumbaga parang wala siyang bilib eh, no? At hindi lang walang bilib, kumbaga naghihinanakit din siya dahil sa nga naman nung panahon ng pangangampanya noon, nalalaban itong si Pangulong Bongbong Marcos, ay silang magkapatid mismo yung lumapit dito kay Vice President Sara Duterte para hingin yung pagkakataon na palabanin siya o pakandidatuhin bilang pangalawang pangulo ng bansa. Subalit nang manalo na ito, nagkaroon ng mga kung ano-anong mga issue sa Department of Education na nagbunga ng mga balitaktakan sa mababang kapulungan ng Kongreso at ganun din sa Senado. Kita nyo naman yung mga nangyari, di ba? At halos ayon nang umaten nitong si Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig sa Kongreso. Kasi sabi niya parang nababastos siya at saka parang mas mataas ba ang Kongreso kaysa sa Vice President ng Pilipinas. So, napalayo tayo, no? Dito, patuloy muna natin itong mga kakandidato, no? Itong si Senator Bong Revilla, Francis Tolentino, na bumaliktad. Naku, ang dami na nagbabaliktadan ngayon. Itong si ACCIS Representative Erwin Tulfo. Ayan po, isa yan sa mga kandidatong senador. At itong number 12 ay ang House Deputy Speaker Camille Villar. Nakita ko na ito si Camille Villar. Talaga namang napakaswerte ng taong ito, no? Kasi kumbaga galing talaga siya sa sabihin na natin na politiko na winnable or laging panalo sa lahat ng laban ang Villar. At alam mo naman meron sarili na ding ito si Camille, di ba? Ang alam natin yung Camille, so si Camille. So lalaban siya ngayon sa senador. Ayan mga kababayan natin, iniintriga kasi yung hindi pagkaka-attend nitong si Senator Amy Marcos dito naman sa pagdideklara ng 12 senatoriables ng alyansa ng Bagong Pilipinas. At may mga nakakakwentuhan tayo na sabi nga nila na mukhang hindi sasama itong si Amy Marcos dito sa kanyang kapatid. Bagamat sabihin na natin na blood is thicker than water, pero siguro yung for delicadeza, kasi kita nyo naman yung mga binibitawan niyang salita. Itong si Senator Amy Marcos, na sabi nga niya ay tantana na itong si
Vice President Sara Duterte, dahil obvious naman talaga yung ginagawa daw na pinupolitika lamang ang Vice Presidente. At yun ang parang hindi kayang itolerate naman itong si Senadora Amy Marcos. At ang sabi nga niya, tama na, kumbaga magkasundo na. Na nadinig yun naman at napanood din yung kanyang panalangin noon, na sabi nga niya sana daw ay mabuksan na ang kaisipan ng kanyang kapatid sa mga bagay-bagay, no? At yun nga, mukhang nagdadalawang isip pa itong si Senator Amy Marcos kung siya ay sasama dito sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Kasi para hindi niya feel na sumama dito dahil sa alam niya, sa kanyang kaisipan at sa kanyang puso, yung ginawa nilang paglapit ng magkapatid noong panahon ng kakandidato sila. At yung kanilang kahilingan magkapatid ni President Marcos ay pinagbigyan naman itong si Vice President Sara Duterte. Kaya nga lang, yun nga, nagkaroon na ng mga kung ano-anong mga usapin, mga balitaktakan, na nagre-resulta ngayon ng parang hinampurin o galit na o parang wapakels itong si Vice President Sara Duterte. Alam niyo naman, siyempre attorney yan. Ipatawag man yan doon sa Kongreso, alam niya kung saan siya dapat nalumagay. At ang mga kongresista na nag-iimbestiga sa kanya, talagang tinatalampak din niya, no? Nililinaw niya yung mga bagay-bagay ayon na din doon sa mga legal na usapin. Kasi ang tingin natin dito talaga, ito si Vice President Sara Duterte, kapag siya ay pinatawag sa pagdinig at siya ay umattend, talagang matitindi yung kanyang mga binibitiwang salita. At kung hindi naman siya umattend, karapatin din naman niya yun, di ba? So, yun yung 12 senatorial balls, kumpleto na ng bagong alyansang Pilipinas. Pero eto, di ba, kung matatandaan nyo, nagkaroon ng assembly naman sa Davao City, ang PDP laban. At nagkaroon na din sila ng mga idiniklara na kandidato. At mayroon na silang tatlo, di ba? Itong si Senador Bato de la Rosa, Bongo, at saka itong si Salvador. Ang duda ko dyan, itong si Philip Salvador ay hindi yan magtutuloy. Baka ang palitan niya itong si dating, baka palitan siya nitong dating President Rodrigo Duterte, na ito yung lalaban na pagka-senador. Malay natin, para lang nababasa ko, no, na sa aking mahiwagang bolang kristal. O ayan, na magsisenador itong si Tatay Digong. At ang papalitan niya ay itong si Philip Salvador, or may ibang papalit kay Philip Salvador, or lalaban, o siya na talaga yung lalaban. Kasi kung ating titimbangin, no, sa nakita natin dun sa idiniklara ng senatorial boss nitong yung alyansa para sa Bagong Pilipinas, yung kanilang mga idiniklara, at kung pagkukumparahin natin dun sa PDP laban, mukhang taob na kaagad ang PDP laban. Kaya lang, syempre, anong tao dito, parang naninimbang pa sa ngayon. Naninimbang pa kung sino yung talagang mga ilalagay nila na mga winnables din, di ba? So, yari na, kompleto na. Malay nyo, biglang bumaliktad itong si Senator Amy Marcos, biglang sumama dito sa PDP laban. Hindi natin kasi masasabi sa panahon ngayon ng politika. Sa panahon ngayon, no, na nagbabaliktaran, tingnan mo nga si Senador Francis Tolentino, bumaliktad na, pumunta na dito kay PBBM, na dati siya. Tingnan natin, tayo kasi nakaantabay lang, tayo nakamasid lang sa mangyayari. Kasi itong dalawang malaking partido na to, lalo na itong PDP laban, na talagang sinusuportahan ng dating President Rodrigo Duterte, at ito namang alyansa para sa Bagong Pilipinas, tingnan natin, no, kung sino talaga yung mananalo sa susunod na eleksyon. Pero sa ngayon, nakasubaybay lang tayo kasi hindi naman natin alam yung magiging takbo pa. Kwentuhan din natin yung talagang malapit kay Meron kasing isang malapit din kay Senador Amy Marcos. Kasi ang balita natin, parang sinabi lang na
na busy daw itong si Amy Marcos, okay, bigyan natin ng benefit of the doubt na busy kaya hindi nakapunta. Pero iba po yung nasa isipan ng ating ibang mga kababayan at sinasabing baka daw mabaliktad ang mundo. Baka daw hindi samahan itong si si Senator Amy Marcos o hindi siya sasama dito sa 12 senatoriables ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. At baka ito ay maging independent lang or sumama dito sa kabilang kampo sa PDP Laban, hindi PDP Laban, so hindi pa rin natin alam yung mga magaganap. So kayo na po ang maghuhusga kung sino ba talaga yung nararapat na manalo at makatulong para sa atin sa sambayan ng Pilipino. Kasi baka mamaya magkamali kayo ng iboboto. Although ito na dito sa kabilang partido o nasa kabilang partido, wag po yung partido ang tingnan natin. Ang tingnan po natin ay yung kanilang plataforma de gobyerno na talagang makakatulong sa taong bayan, na talaga namang tutulungan, na iangat ang ekonomiya ng ating bayan at matugunan yung lahat ng pangailangan ng ating mga mamamayan. Yan lang naman ang gusto natin eh, no? Kahit sino pa yung maupo dyan, wag po yung partido ang tingnan natin. Ang tingnan po natin ay yung kanilang plataforma de gobyerno na talagang makakatulong sa taong bayan, na talaga namang tutulungan, na iangat ang ekonomiya ng ating bayan at matugunan yung lahat ng pangailangan ng ating mga mamamayan. Yan lang naman ang gusto natin eh, no? Kahit sino pa yung maupo dyan, pa yung manungkulan, ang tanging hangad lang po ng ating mga kababayan ay tugunan naman yung kahirapan na gaganap sa ating bansa. Tugunan nila yung tungkol sa kalusugan, sa trabaho. Dapat magkaroon ng pagkain sa hapagkainan. Masaya na ang ating mga kapwa Pilipino, di ba? Okay mga kaibigan, hanggang dyan po muna yung ating may paparating sa ating mga kababayan. Maraming pong salamat. Ito pa rin po si Jet Claveria, kapwa niyo, Pilipino.